Gandang umaga mga kaidolo. Titignan natin yung mother tank. Bibigay tayo ng konting kaalaman kung paano pagganahin yung flutter switch, lalo pagka critical condition. I-try natin kung gagana. Okay. Hindi gumana mga kaidolo. Tignan natin yung floater. Baba na muna ulit natin. Ngayon, andito na tayo sa taas, idol. Mga idol, tignan natin yung floater switch. Okay. Pagka halimbawa ay nasa isang farm kayo ng poultry, tapos alauna ng ating gabi, nagka-problema yung inyong floater switch, siyempre, kailangan ng manok ng tubig eh. Kailangan maayos nyo to. Paanong gagawin natin? Pakadali lang mga idolo. Baklasin nyo lang itong dalawa na to. Tapos, pagdudugtongin nyo lang mga idolo. Yan. Kasi switch nga ito eh. Kailangan nyo lang pagdugtongin. Ito yung pinakakailangan na gawin, lalo pagka yung critical condition na yung alaga. Pag malalaki na yung manok. Dugtongin nyo lang to. Okay. Pagdugtong nyo na yan. Hindi naman ito delikado mga idol. Kasi ito yung switch, ito lang yung nagpapaandar eh. Okay. Try mo itaas doon ang DB. Papataas natin yung breaker. Mga under yung inirikta natin na flutter switch. Tignan natin. Okay, naitaas na. Tignan natin din eh. Lalim. Yan. Ayun. Mandar mga ka-idol. Yun lang, napaka-basic lang. Yun yung isang tips. Pagka critical talaga yung ano. Kailangan kasi sa ano yan. Lalo sa mga poultry. Yan. Yan, mandar ng mga idol. Huwag mo munang patayin. Bibi. Ngayon mga idol, kailangan lang natin lagyan siya ng electrical tape para hindi siya delikado. Ayan, mga idol. Yun lang, ganun lang kadali. Siyempre, manual na yan. Hihintayin na muna nating mapuno yung tubig bago natin patayin sa breaker. Okay. Okay, andito na tayo sa baba mga ka-idol. Hihintayin na lang nating mapuno. Ganun lang kadali mga idol yung pag-rikta sa floater switch, lalo pag hindi nyo alam referen. Yan po yung overflow. Diyan natin makikita mamaya kung umaapaw na yung tubig. Kasi nga, manual na siya eh. Nirikta na natin yung floater switch niya. Okay. Okay naman dito. Alagang problema lang natin is yung floater switch, palitin. Okay, puno na mga ka-idolo. Titingnan natin yung ano. Yan po yung overflow niya dahil nga siya eh manual ng
sinagana, nakarikta. Yan po isang palatandaan na puno na yung tangke. Maapaw na yung overflow niya. Ngayon, kailangan na natin mga ano, kailangan na natin patayin mga idol. Dito na lang natin siya papatayin sa breaker. Okay. Kumbaga, nakarikta na siya, sa breaker na siya papatayin. Okay na yan mga idol. Kung sana yung tigil yung tapon mamaya. Yan kasi yung palatandaan para malaman kung puno na talaga yung tangke. Pasilip ko na rin sa inyo yung mga alaga naming manok. Punta na tayo sa ating farm mga idol. O yung mga gasol natin. Okay. Ano yun? Pinaghunusan. Baka may andito ah. May manok. Okay. Good morning mga sisew. Ito po yung aming alaga. 36,000. Sila po ay 8 days na. Malaki mga idol niyan. Yung pag-aalaga po kasi ng manok, kailangan talaga tangunahin nila is tubig. Maubusan na sila ng tubig. Ay, maubusan na sila ng pagkain. Huwag lang yung tubig. Kasi may tendency po silang ma-dehydrate. Hanggang sa sila ay magkasakit, mamamatay na sila. Yan mga idol, alaga namin. Po yung feeder. Po yung drinker. Tawag po sa gantong farm is ano, tunnel vent. Ito na po yung automatic na farm. Bihira na po yung mga conventional ngayon, yung pansahig po ay kawayan. Ilawin natin hanggang dulo. Nasa dulo yung ating blower. Okay, automatic po yan. 3 minutes po siyang namamatay, 2 minutes siyang umaandar. Okay na mga idol. Yun lang mga idol. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa counting tips na ginawa ko. Maraming salamat.